DJ Rocky's Secret Files. In love ako sa isang Japayuki. Oo. Na in love ako sa isang Japayuki na pinsan ng girlfriend ko. May nangyari sa amin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jordan. I'm now in my 40s. At ang secret file ko na ito happened when I was a teenager. I met a girl whose name is Lani. And we had a relationship. Maganda siya. Sexy. Smart. Naging kami at okay naman ang relasyon namin. And by the way, that time, uso pa yung Japayuki thing. Isa siyang dancer sa hotel sa Japan. I was a student at that time. Sinusundo ko siya sa lugar kung saan nagte-training siya as a dancer. And one time, may ipinakilala siya sa akin. Pinsan niya. Her name was Anna. Masexy siya. At hindi masyadong maganda pero madaldal. Sabi ni Lani, kagrupo din siya. Kadarating lang niya at nagpa-practice na uli for deployment sa Japan. Naging maayos ang pagkakakilala namin. At doon nagsimula ang malimit naming pagkikita dahil doon kami sa bahay nila nagtatagpo ni Lani. As moving forward, dumating ang time na paalis na sila ni papuntang Japan. Naaprubahan na ang blue card niya. Bago siya umalis, nakita kami sa bahay ni Anna. Napinsan nga niya. At habang kami ay sinabihan niya yung pinsan niya na si Anna na siya muna daw yung bahala dito. At sabihin daw ni Anna sa kanya kung sakali na meron daw akong chicks. Natawa na lang ako dun sa sinabi ng aking nobya. At ganun na nga, umalis na si Lani kinabukasan. At andun ako, hinatid ko lang through van. Nag-kiss ako sa kanya at nagsabing ingat. After noon, nag-stay na muna ako kina Anna. Nagkwentuhan kami maghapon. Doon na niya ako pinakain. Gabi na nung ako ay makauwi. Kinabukasan as usual, after schooling, diretso ako sa bahay ni Anna para makipagkwentuhan. Pagkatapos noon, uuwi na ako sa bahay namin. Ganon nang ganon ang naging sitwasyon namin. And there was a time na para bang iba na yung nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Ipinagtapat ko na kay Anna ang nararamdaman ko. Sinabi ko na nagugustuhan ko na siya. Na para bang hinahanap-hanap ko na ang presence niya. Hanggang sa sinabi niya rin sa akin na ganun din daw yung nararamdaman niya para sa akin. Nakakagulat. Pero masaya. Naging kami ni Anna kahit na kami pa rin ng pinsan niya. Palagi kami magkasama. At ang saya-saya ng feeling. Hanggang sa dumating na si Lani from Japan.
Kasi nung panahon na yon, every 6 months lang ang contract. Gabi, nagkita kami sa place ni Anna. Nandoon siya. At yung iba niya pang mga kaibigan. Nagkaroon ng inuman. Then, nang malasing na si Lani, inaway niya yung pinsan niya. May nakapagsabi pala sa girlfriend kong si Lani na kami na ni Anna. Munti ka na silang magpang-abot na awat lang dahil sa mga kaibigan niya. Pinag-usap silang magpinsan ng mga kaibigan nila. At ako, medyo nakainom na rin. Nag-sorry ako kay Lani at humingi ako ng tawad sa ginawa ko. Umiyak siya at sinabi niya na mahal niya ako. At sinabi niya na wag ko na lang daw lokohin si Anna. Dahil ako daw ang first love at first boyfriend ni Anna. Nag-promise ako na walang iba, siya lang. Naging maayos ang pagsasama namin as boyfriend and girlfriend ni Anna. And there was a time na kaming tatlo, nagkukulitan, hanggang sa naging okay ang lahat. Na parang walang nangyari sa pagitan namin ni Lani. Kasi parang, para bang nakawalang ibon kami ni Anna. Pinalaya kami ni Lani. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, nangyari ang hindi dapat mangyari. Naulit nang naulit. And then dumating ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Nabuntis ko si Anna. Gulong-gulo ang isip naming dalawa kasi ang dahilan, na-approve na ang blue card niya. Ready na siyang umalis. Halos isang taon din siyang naghintay, practice ng practice, at eto na nga, approve na. Meron na siyang schedule for accomplish the documents needed for abroad. At ako naman, gagraduate na for a 4-year course. Takot ako sa sasabihin ng mga magulang ko, lalo na yung ate ko na nagpapaaral sa akin. Takot ako sa responsibilidad, ayoko pang mag-asawa, at siya naman breadwinner ng pamilya niya. Ito na yung tamang panahon para matupad namin yung mga pangarap namin. Parang wala sa sarili na nasabi sa akin ni Anna na ayaw niya pang mabuntis. Ganun din yung sinabi ko sa kanya. Sabay naming sinabi na ipalaglag na lang muna namin yung bata. Wala sa timing, sabi pa niya. Pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Agad akong naghanap ng mga alternatibong paraan para mawala ang baby sa kanyang sinapupunan. Nandun na yung nagpahilo tuwing hapon, pinainom ko pa siya ng ugat ng talampunay, iba't ibang gamot. Dumating ang time na need niya na magpa-medical for requirements sa Japan. Nang hingi siya ng urine sa kasama niya. Naging okay ang lahat, pumasa siya sa medical. Dinugo na siya. Alam na namin. Wala na ang baby. Ako naman ay nakagraduate sa course na kinuha ko. Hanggang sa lumipas ang panahon, andoon na siya sa Japan. Sumasayaw sa hotel as entertainer. Isang araw, nangyari ang hindi inaasahan. Nag-collapse siya habang nagsasayaw. Hindi pala nadala lahat palabas.
O hindi pala nasaid ang dugo sa tiyan niya. At buong dugo lumabas sa puwerta niya. Dinala siya sa ospital with their satcho or manager. Sinagot lahat ng manager ang gastos. Kahit alam niya na bawal ang ginawa ni Anna. Hinayaan na lang. Nagustuhan pala ng hapon ang girlfriend ko. Kaya pala ganun na lang ka-concern. At nalaman ko na naging okay na ang lahat. Bumalik sa pagsasayaw si Anna. Yung hapon na yon, niligawan ng taong mahal ko. Baliwala sa akin kasi alam ko ako lang ang mahal ni Anna. Kampante ako. Ako naman ay naghanap ng trabaho. Kahit ako ay may trabaho, pinapadalhan ako ni Anna ng monthly allowance. Pinapadalhan niya ako ng kung ano-anong alahas. At nang makagraduate ako, isang gold necklace at sing-sing ang regalo niya sa akin. May mga chocolates pa at walang palyang love letter every month. Fast forward. Nagkita-kita kaming mga classmate ko na composed of boys and girls. Nag-ayang mag-inom. Noong kami ay may mga tama na, napag-usapan namin na yung mga friend namin na babae na dare nila before na hindi daw kami makakagraduate kasi school bukol daw kami. And they teased na magpapagalaw daw sila kapag nakagraduate kami. Sinabi ng isang friend ko na boy na, paano ba yan? Nakagraduate na kami. Tawanan kaming lahat. And then dahil lasing, inaya namin ang mga babae. Dalawang babae lang ang pumayag. At kami ng kaibigan ko na lalaki ang umokay sa dare na yun. Dahil wala na kaming pera, naubos na, pinambili ng inumin. Sabi sa akin ng kasama ko na lalaki na isang laang alahas ko para may magamit kami pang mot-mot. Isang lako daw para may pang-inom pa kaming apat. Sinabi ko na gabi na, wala nang masasanglaan. Tapos sinabi niya na yung tita niya gising pa at tumatanggap ng sangla. At ginawa nga namin. Nang maibigay ang pera, lumakad na kami. Tig-isa kaming kwarto ng friend ko. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Kinabukasan, nag-iwahiwalay kami na parang walang nangyari. Kanya-kanya na uli ang takbo ng buhay. Nagulat ako isang araw na laban ko na buntis ang aking mahal na nasa Japan. Oo, buntis si Anna at ang ama, ang manager niya. Ayoko pang maniwala. Hinayaan ko na sa kanyang bibig lumabas ang katotohanan. Umuwi siya ng Pilipinas, nagkita kami. Nakita ko na medyo malaki nga ang tiyan niya. Di ako nagtanong. Hinayaan ko na sana sabihin niya sa akin yung katotohanan. Pero parang hindi naman buntis, wala naman siya sinasabi. Maayos naman ang pagkikita namin. Parang dati lang walang nagbago. Sinabi niya sa akin na sumama ako mamayang gabi sa disco. Kasi magpapainom siya sa mga pinsan niya at iba pang mga kaibigan. Pumayag ako. Sa disco habang nagkakasayahan ng lahat, umorder siya ng inumin. Uminom kami. Nagtataka ako kasi hindi naman siya umiinom. Di ko naman tinatanong hanggang sa nagyaya siya sa itaas na bahagi ng diskohan. Isa yung music lounge. Umupo kami, umorder uli siya ng beer. Ako lang ang umiinom. At ako na ang nagtanong sa kanya. Balita ko, buntis ka.
at may asawa ka na daw na hapon. Pagkasabi ko na yun, natulala siya. At sinabi niya na may pagtatapat siya. At ayun na nga, kinuwento niya lahat-lahat. Kinuwento niya na may nakarating na balita sa kanya nung nandoon daw siya sa Japan, galing sa co-dancer niya, nakapatid pala ng nakasama ko sa hotel, ang naka one night stand ko. Nalaman niya lahat na may ginalaw ako na babae at yung mga alahas ay isinangla ko. Hanggang sa hindi ko na naitubos at sasama daw ng loob niya, nag-inom daw siya at nag-take ng cough syrup, which is one of the illegal drugs. Kasama ang mga co-dancer niya at si Sacho yung manager niya. Sasama ng loob niya sa ginawa ko, nagpakalasing at nagpakabangag siya sa droga. Nung nag-blackout daw siya, binuhat siya ni Sacho yung manager niya at doon daw siya ginalaw sa kwarto sa itaas. At nagbunga ang pangyayari na yun. Nabuntis siya. 3 buwan na siyang buntis. Pinanagutan naman siya ni Sacho. Nag-aya ng kasal. Kaya siya napauwi ng Pilipinas. Hindi lang dahil para sa pamilya niya, kundi para ipaalam sa akin ang pangyayari. Makipaghiwalay sa akin at asikasuhin ang mga dokumento na gagamitin nila para sa kasal. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nangyari. Gusto ko siyang saktan, pagmumurahin. Bakit niya ginawa sa akin yun? Kasi sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko akalain pumapatak na pala yung mga luha ko. Inalo niya ako at sinabi na patawarin ko siya. At kung talagang mahal ko siya, hayaan ko na lang daw siya. At isa pa, malaking tulong sa pamilya niya kung sa hapon siya maikakasal kasi nga mayaman. Hindi ako pumayag, sinabi ko, ako na lang yung magiging ama ng bata. Kaming dalawa na lang yung ikakasal. Umiiyak ako habang sinasabi ko yun. Pero hindi siya umiimik. Matagal na katahimikan. Sinabi niya na hindi siya uuwi ngayong gabi dahil sasama daw siya sa akin. Kahit saan. Basta sa gabing yun. Nang mag-aya na mag-uwian yung mga kasama namin, sinakay ko siya sa motor ko. Sinabihan niya ako na dalhin ko daw siya sa isang kwartong walang kusina. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Pagkatapos noon, hinatid ko siya sa kanilang bahay. Alam ko na yun na ang pinakahuli na magkikita kami. At bago ako makaalis, sinabi niya sa akin, na bumalik daw ako sa bahay nila sa hapon. Kagaya ng dati. Napa-oo na lang ako. Nung hapon na yun, in-entertain niya ako, nagluto siya, kumain kami. Parang mag-asawa kami. Lumipas ang araw. Ganun ang senaryo namin. Pagkatapos kong magtrabaho, doon ako uuwi. At minsan doon ako natutulog. Sinabi daw niya sa kapatid niya na ako ang tatay ng batang dinadala niya. Tinanong ako kung okay ba yung setup na kapag andito siya sa Pilipinas,
sa kanya ako. At dahil mahal ko siya, pumayag ako. Yun nga yung nangyari. Inayos namin ang mga requirements sa pagpapakasal sa hapon. At yun yung dadalhin niya sa Japan. Alam mo, kahit kasama ko siya, hindi maalis sa isip ko na ginawa niya akong tanga. Iniputan niya ako sa ulo. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hanggang sa makaalis siya. At simula noon, wala na akong balita sa kanya. Hindi na rin siya sumusulat, ni kumusta. Wala. Kaya kinalimutan ko ang isang mapait na pangyayari sa aking buhay. Nakaalis si Anna. At simula noon, wala na akong balita sa kanya. Di na rin siya sumusulat. Ni kumusta, wala. Kaya kinalimutan ko na ang isang mapait na pangyayari sa buhay ko. Hanggang sa nakapag-asawa na ako. Nagkapamilya after 14 years. Tsaka naman biglang parang may kung ano na namang pangyayari. Nakausap ko ang kapatid ni Anna. Out of curiosity, gusto ko siyang kumustahin. Kaya hiningi ko ang number ni Anna sa kapatid niya. Denial ko. May sumagot na babae. Sabi ko, si Jordan to. Sabi niya, long time no see. At sabi pa niya, i-end call ko na daw. Siya na lang daw yung tatawag. Dahil mahal lang tawag sa Japan. In-end call ko nga, tumawag nga siya. Nagkwentuhan kami. Malaki na yung anak niya. Nagkasakit pala yung asawa niya na hapon. Nagkahiwalay sila at nagkaroon siya ng pangalawang asawa na mayaman. Na namatay din kaagad. Pinamanahan siya ng pera at bahay. Naikwento niya na natuto siyang magshabu. Natuto siyang magsugal. At doon naubos ang pera niya. As of now, wala na siyang pera. Kaya nagtatrabaho siya sa isang factory ng cars sa Japan. Byuda siya at mayroong sariling bahay. Kasama niya ang nag-iisa niyang anak. Doon uli nagsimula ang ugnayan namin. Araw-araw, natawag siya. Sa work, sa biyahe, minsan sa bahay. Pero sinasabihan ko siya na nandito ang asawa ko, binababa naman niya. Pero para sa akin, wala na akong nararamdaman, kundi pagnanasa lang. Parang hanggang dun lang naman. The feeling is gone, ika nga. At nagsabi siya na gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Magbakasyon. Sabi ko, sige. Basta dalhan niya ako ng pasalubong. Oo daw. So naset niya na nga ang pag-uwi niya. Nag-request siya na sa Naiya daw ako pumunta. Sumipot naman ako. Nakita ko ang pamilya niya at nagkakumustahan. Dumapag na ang eroplano, dumating na siya. Pagkakita niya sa amin, sa akin agad siya pumunta. Hinalikan niya ako at inaya niya ako na doon muna daw ako sa bahay nila. Pero hindi ako pumayag kasi sabi ko, alam ng misis ko na nasa trabaho ako. Kaya lang ayaw niya pumayag. Nagsabi na lang ako na kinabukasan pupunta ako sa kanila. At lumabas na lang kami.
Ganun nga ang nangyari. After ko magtrabaho, hindi ako dumiretso sa staff house ng kumpanya, kundi sa bahay nila. Lumabas kami at pumasok na naman sa kwartong walang kusina. Sa utak ko, para bang may nagsasabi na wag mo siyang mahalin. Kasi niloko ka na niya minsan eh. Hinayaan ko lang na ganun. Ganun ang nangyari. Palagi niya ako binibigyan ng pera. Lagi kaming kumakain sa labas. Lagi kaming umiinom. Good time. Hanggang sa hindi na ako pumapasok. At doon lang ako maghapon sa bahay nila. Tumagal ang aming buhay na parang buhay mag-asawa. Nauwi lang ako sa pamilya ko kapag Saturday and Sunday. At minsan kapag Sabado, nandoon ako sa kanya. Isang araw nagsabi siya sa akin, ipepetition niya daw ako na doon na ako magtrabaho sa Japan. Doon daw kami magsama. Magtatrabaho daw ako doon. Pumayag ako. Pwede daw ako mag-Skype sa mga anak ko. Huwag lang sa asawa ko. Pinapahiwalay niya na ako sa asawa ko. Minsan iba yung ugali niya, inaaway na niya ako. At doon ako natauhan. Napagtanto ko na mapapasama ang pamilya ko. Ayaw kong masira ang pamilya ko. Kaya ngayon dahan-dahan akong umaagwat sa kanya. Hindi na ako napunta sa kanila. Hindi ko na sinasagot yung mga tawag niya. Hanggang sa binlock niya ako sa Facebook. Sa ngayon, wala na kaming communication. Ngayon, nagtataka ako sa sarili ko kasi wala man lang akong feeling na panghihinayang. Natutuwa ba ako dahil nakaganti ako sa ginawa niya sa akin? Sa palagay niyo ba, tama yung ginawa ko? Hanggang dito na lang. Ako si Jordan, at ito ang aking secret file.